malayo pa yung finger niya. Ito at saka ito. So advice natin sa inyo kapag nagpalit kayo ng clutch disc ay dapat isit nyo na yung papalitan ninyo. Ngayon, isishare natin sa inyo kung paano magpalit ng clutch lining at clutch pressure. So ang unit natin ngayon ay Mitsubishi Strada 4-in-1.5 engine. So ang problema niya ay yung hatak niya ay slide na yung clutch lining. So mataas na yung RPM niya pero mahina na yung takbo. So lalo na kapag nakapag trisira to pa high gear na kayo. So malakas na lang yung ungol ng inyong makina pero yung takbo niyo ay mahina na. So ito, katanggalan natin yung transmission. Nakita na natin itong clutch cover at saka nasa loob yung clutch lining niya. So kapag ganito ay advice natin sa inyo, pagka nagpalit na kayo ng clutch lining ay salin nyo na itong clutch pressure niya o clutch cover. So ito yung para ipalit natin dito sa unit natin. Kailangan kit na talaga siya. Ayan. So may clutch disc na tayo at saka may clutch cover pa, clutch pressure. So bakit natin ginawang seat yung pinalitan natin? Yung iba ay pwede namang ito lang yung palitan natin, yung clutch disc niya. Pero sa atin ngayon ay pinalitan natin itong dalawa. So ang explanation natin dyan ay kapag ito lang ang pinalitan natin ay may tendency na hindi maganda yung hatak ng clutch niya. Hindi kasi ito tulad ng ibang clutch cover na yung mga ordinary lang. So ito, kapag ganito ay pinaka mas mabuti natin gawin ay seat na talaga yung palitan natin. Dahil marami na kaming karanasan na yung pinalitan namin ay yung clutch disc lang at hindi namin ito sinama. Bumalik yung customer namin kasi hindi na daw tulad ng dati yung clutch niya. Medyo daw matigas o di kaya hina pa rin tumakbo. Yung engine niya ay malakas naman pero yung takbo niya ay mahina lang. So ayan, tanggalin na natin. So nakita natin na sunog. Ayan. So sunog na siya. So ayan. Hindi pa naman siya sobrang nipis pero nasunog siya. Ayan, maitim. So bakit siya nasunog? Ayan. So nag-slide siya. So bakit siya slide? Dahil yung clutch mga yung mga diaphragm spring niya ay malambot na, so hindi na niya maiipit ng insakto yung clutch disc natin. So malambot na itong hindi na siya good condition yung kanyang pagkadikit. So ganun. Kaya kailangan natin itong palitan. Kaya ito ang bago natin. Ayan.
saka ito. Ayan, nakita natin. Kulay itim siya kasi yung clutch disc natin ay sobrang slide. So ito yung ipapalit natin. So kailangan natin itong ma-align para itong main shaft niya sa gitna ay ma-center natin. So paano ba natin to i-align? Gamit ang ating tingin lang. So mga estimated lang yung gagawin natin pagka-align dito. So tingnan na natin itong dito sa mga gilid-gilid kung magkaparehas ba yung distance ng kanyang clutch lining. So dahil hindi natin makikita itong sa babaw ay gamit lang natin mga ito ang ating mga daliri ay i-fill lang natin doon para magkaparehas ba yung clearance niya. So ayan, na-align na natin. So higpitan na lang natin itong mga bolt. Pero kayo kung may gamit kayo na pang-align dito sa center ay ayun ang mas madali at mas maganda. Pero kapag wala ay pwede na rin ito. So okay, kita natin. Thank you.
dyan to. So ayan, makikita natin na malayo pa yung finger niya. So ito at saka ito, ito at saka itong isa ay halos yung distance niya ay magkakalahati. Hindi tulad nung yung ito, itong isa. Hindi tulad niya kapag pinalitan natin ng bagong clutch disc lang at binalik natin yung lumang clutch cover ay kapag pagkatapos natin higpitan yung mga bolt ay itong fingers niya, yung diaphragm niya ay halos nandito na kalahati. So kunti na lang yung hatak niya. Ang nangyayari ay slide pa rin yung clutch lining niya. So nasusunog pa rin yung clutch lining kahit bago. Yun ang mangyayari sa inyong sasakyan kapag nagpalit kayo ng clutch disc at ibinalik lang tong clutch cover. So advice natin sa inyo kapag nagpalit kayo ng clutch disc ay dapat isit nyo na yung papalitan ninyo. So hanggang dito lang tayo at sana ay may matutunan kayo sa video nating ito at pakisupport sa ating YouTube channel. Maraming salamat.